Naging palaisipan naman na ang halo-halong klase ng COVID-19 variant na napaulat sa magkakaanak na nasa iisang bahay sa Quezon City. Pero tingin ng mga otoridad, patunay lamang nito na dumarami talaga ang pasaway sa kanilang lugar. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Sunod-sunod na dumating sa Quezon City Memorial Circle ang mga bus at barangay patrol, sakay ang mga nahuling health protocol violators sa iba't ibang lugar sa lungsod. Karamihan sa kanila, hindi maayos ang pagkakasuot o walang face mask. Gaya na lang ni Dory na na-corner daw habang papuntang butika para sa may sakit niyang asawa. Bibili lang sana ako ng gamot, nakalimutan ko lang mag-face mask. Sa araw lang na ito, higit 1,700 ang lahat na nahuling quarantine violators. Paraan daw ito ng lokal na pamahalaan para ipaunawa kung bakit tumiple ang COVID-19 cases sa kanilang lugar sa loob lamang ng isang buwan. Mula kasi sa 80 lamang noong Pebrero, ngayon 240 na ang nagdadalang COVID-19 cases sa Quezon City kada araw. Ang nakikita natin because of the pagtanggal doon sa restrictions sa quarantine protocols natin. So kaya ganun, people are moving. Unfortunately, ay hindi napapractice yung minimum health standard. This time, gusto namin i-showcase na ganitong karami nahuli natin, ganitong karami nagbabiolate sa Quezon City. Sa barangay Culiat, ipinasara ng mga otoridad ang isang gym na bigo umanong i-report na nagpositibo sa COVID-19 ang kanilang manager. Magsasagawa muna ng contact tracing at swab test sa lahat ng mga nakasalamuhan ng pasyente. Naging palaisipan naman ang nangyari sa 5 magkakaanak na nakatira sa iisang bubong sa District 6 na pawang nagpositibo sa COVID-19. Ang 2 kasi sa kanila, the Yuhang variant, habang 3 ay original variant. Tingin ng mga eksperto, posibleng sa iba't ibang sources na hawa ang mga ito. It's a mix of families, no? So they may have different exposures also. Sa ngayon, lampas 35,000 na ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa Quezon City, kung saan 8% ang aktibong kaso. Sa bilang na ito, 13 ang UK variant, habang 4 ang South African variant. Pero hindi ba masabi kung ito ang dahilan ng paglobo ng mga kaso? Isa lang yung nag-sequence sa atin, yung Philippine Genome Center lang, so sa buong Pilipinas na yan. So kaya siguro sila very limited lang yung capacity nila to sequence. Ngayong 19 na lugar sa QC ang nasa ilalim ng Special Concern Lockdown, pinaiigti ng LGU ang contact tracing at testing. Para matugunan ang nabubunong quarantine facilities, pinaplanong magdagdag ng 2 pang quarantine sites sa Emilio Jacinto Senior High School at Talipa Pa Senior High School. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.